sa simula ng Administrasyong Duterte na nawagan ang Disaster Risk Reduction Network Philippines para mapigilan ang pagkamatay ng mamamayan, pagkawala ng ari-arian at kabuhayan ng mga nasa vulnerable komunidad. Ang barangay ay tumutukoy sa politikal na unit at kolektibong puwersa, habang ang 911 ay tumutukoy sa programa na nagpapahiwatig ng agarang pangangailangan. Through our experiences with those disasters like Bohol earthquake and Yolanda, it was recognized that there really is a need to have an agency, a department level, that has enough authority and resources to perform the function of leading and coordinating disaster risk reduction management activities. Pag sinabing adequate housing, para sa akin, kompleto lahat yan bago ilipat yan. Kasi dito yung nangyayari ito. Pag nag-transfer yung tao, bahay pa lang. So, ipaprocess pa yung electricity, 10 years pa yung tubig. Kailangan pa rin namin ng tulong ng gobyerno. Para naman mas matagal, no, bigyan ng focus yung mga katulad namin na biktima ng disaster or human conflicts para makabangon kami. Bahay ng nanay ko, bumagsak. Eh paano, wala na silang natilahan. Nagtulong-tulungan kami, mga tao, para makabangon kami. Pag bagsak yung bahay mo, gagawaan ka ng bahay. Pero matagal, pinipili-pili lang yung ano ng gobyerno. Magmadali sana kasi nauna sila pag-report. Kaya lang, mahina lang ang kilos. Meron kaming 3 million point something na emblem fund bawat taon. Yun ang ginagamit namin dun sa mga activity, lahat ng mga disaster. Kasi 2013, nung nag-earthquake dito, nakita namin yung anong kulang na mga equipments. Yung isang taon na budget, kulang talaga. Ipaalam nila na meron talagang pondo na ano, na pwedeng magamit sa mga LGUs. Maganda yung opportunity yun sa LGU na hindi sapat yung pondo. Training is the backbone of DRRM. The trainings or the knowledge that you have learned will be plowed back to the constituents. Kailangan nakakapacitate po yung munisipyo. Paano ka makakatulong kung ikaw mismo is hindi ka na-train, hindi ka fully equipped sa mga training kagaya ng mga DRRM planning, yung paggagawa ng mga mapa at saka iba pa. Class municipality. Madami kaming communities na very vulnerable talaga. We go down to the grassroots level na include yung communities dun sa planning pa lang, dun na din sa implementation at saka dun sa monitoring. Kasi unang-una, of course, we're aiming for zero casualty. Napaka-importante po talaga ng mga activities namin on pre-disaster. Pag-organize kami ng Convergence for Small Island Resilience, no? So it was officially supported by the LGU. Nagpalabas sila ng executive order. It is essentially ang pag-isa ng iba't ibang mga development stakeholders within the community. Of course, andyan yung CSO partners, no? So kasama sila, no, sa Convergence. Pag mag-isa sila at pagsabay-sabay silang gumalaw, they could more or less synchronize, no, their efforts. Volunteers are not paid, not because they are worthless, but because they are priceless. Wow, tumataas yung moral mo, no? Pero sa tunay na buhay, kailangan talaga ng logistics at support. Re-responde, ni insurance wala. Pag madead siya, no, masaktan sa responde, eh paano na? Mahalaga yung pagkilala sa di matatawarang papel ng volunteer sectors. Napapanahon na talaga magkaroon ng Magna Carta for DRR volunteers and workers. Laging may disaster. Bakit marami laging naapektuhan? Bakit marami laging namamatay? Ito ay dahil hindi natin nabibigyan talaga at natutugunan ano talaga yung mga pinakaugat na problema ng ating bansa.
napakahalaga po ng accountability or pananagutan dahil sinisiguro po nito na nagagampanan ng pamahalaan ang pananagutan niya sa kanyang mga mamamayan. Ang kaligtasan sa anumang kalamidad ay nakasalalay sa kahandaan. Ganito ang sigaw at panawagan ng Barangay 911. Ang barangay na handa sa anumang sakuna, handang tumugon sa tawag ng pagkakaisa at handang harapin ang anumang daluyong ng pagbabago.